po, hindi na naman po si Michael Jupo para mag, ano na naman po, ng isang guitar cover with chords po. Basta po ang lahat. Salamat po sa mga bago natin mga subscriber. Subscriber, welcome po dito sa ating muting channel. At kung bago ka po pala dito sa ating muting channel, pa-hit na po na share, like, at pa-hit na po na notification bell para updated ko po sa ating mga guitar cover and tutorial na ina-upload ko po sa ating muting channel na to. Maraming salamat po sa mga walang sawa po sumusubaybay at nananatili po sa ating muting channel na ito. Sana po nakakatulong po ako sa mga baguhan at sa mga intermediate po. Gusto po lahat. Keep safe po. Talagang parami pa rin po ng parami ang virus dito sa ating bansa. Sana po talagang matapos na yun. Talagang malaki na po talaga ang damage po dito sa ating bansa. Dito po sa Quezon na GCQ na rin po. Naghihigpit na rin po ang ating mga pamahalaan na keep safe po. Laging anin po natin ang mga guidelines po ng mga safety protocols po ng ating gobyerno para po maging safe po tayo at hindi po tayo dapong po ng mga virus. Ang ating po palang bago nga po pala tayo magsimula po sa ating guitar cover natin ngayong gabi, ay tayo po ay magbabasa po muna kasi na ng isang Bible verse po na makakatulong po sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na po ngayong panahon ng pandemic. Kailangan po natin gabay ng ating Panginoon Diyos, mga kanyang mga salita. Ang ating pong Bible verse po ngayon ay magmumula po sa aklat po ng Korinto. Unang Korinto 15 to 26 po. Nakalagay po dito, kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang karyan sa Diyos, sa makatawid bagay sa Ama, pagkalilipunin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. 25 po, sabagkat kinakailangan siya ay maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat ng kanyang kaaway. 26 po, ang kauliulihang kaaway na lilipunin ay ang kamatayan. Ang pinakang bold po ng verse nito ay may mga nagtatanong po, bakit po baga hindi na lang po alisin ng Diyos ang mga kasamaan, mga masasamang tao dito sa mundong ito. Kung tutusin, kayang-kaya niyo po talagang gawin sa isang click lang po ng kanyang kamay, sa isang bigkas lang po, kayang-kaya niya pong lipunin lahat ng masasama dito sa daigdig po. Pero bakit nga po baga hindi inaalis agad ng Diyos? O pinapatay, o pinaparusahan agad, o pinaghihiganti ang lahat ng mga naaapi, lahat ng mga napapatay sa mga brutal, nang walang kalaban-laban, lahat po ng mga krimen dito sa mundong ito, sa mga karumal-dumal na massacre po, kung ano po. Bakit po hindi na lang Diyos na gawing alisin o biglang pupatayin na lang ang kain naman po niyang gawin yun? Dahil po, at dahil po dito sa verse na ito, dito sa ikalawang Pedro 3:9, hindi mapapagpaliban ng ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinlalagay ng iba, kundi makapagpaniuhod sa inyo na hindi niya ibig na
mapahamak ang sinema, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Yun po ang dahilan. Kaya gusto po ng Diyos na binubuhay pa po ng matagal yung mga masasama. Isa lang naman po ang ibig sabihin, gusto ng Diyos na magsisi ang taong ito at sumunod po sa utos ng Diyos. Binibigyan pa po tayo ng free will ng Diyos. Hindi po pag po nakagawa na ng kasalanan, papatayin ka na agad, aalisin ka na agad ng Diyos dito sa mundong. Hindi po. Ang gusto po ng Diyos ay lahat ng tao ay mapabuti, magsisi at magbalik loob sa Kanya kahit ito po ay napakasamang tao. Hindi niya hangad na ang lahat ng tao ay mapahamak po. Yan lang po. Pero darating po talaga ang Judgment Day. Na binigyan ka na ng pagkakataon at hindi ka pa po nagbalik loob sa Kanya, nagsisi ng kasalanan. At tanggapin si Jesus na sariling tagapagligtas. Sa Judgment Day po, bubuhayin ka po. At talagang maghihiganti ang Diyos sa lahat ng mga tao masasama na hindi nasunod sa Kanyang utos. Yan po, sana po nakatulong po ang verse na ito para po sa ating pamumuhay, sa pang-araw-araw na pamumuhay po. Ang ating po pag-aaralan ngayon ay pinasikat ng Boyson po. Love Me For A Reason po. Isa po ito sa pinakang big hit nila. Nung hindi po ako nagkakamali, ito po ay 90s pa. Rewired kay 95 po. Boyson po. Love Me For A Reason. Isa po ito sa pinakagusto kong kanta nila. Tayo po ay nasa key of D. Sa po, ang tuturo po natin ay Love Me For A Reason po ng Boyson. Tayo po ay nasa key of D. Pababang version po ito. Ang strumming pattern po nito ay ganito po. Pasunod na lang po. Pattern po nito na mabagal po. Down, up, and down, lipat. Down, up, and down, lipat. Down, up, and down, lipat po. Para po sa mga baguhang pong nagigitara po sa mga gusto po ng kantang ito. Ganun lang pong pattern nito po. Tapos down, up, and down, lipat po ng chords. Down, up, and down, lipat po ng chords. Kahit po mabagal, basta ang importante po yung tempo po ng paglipat po natin ng chords. Sana po nakasabay po kayo. Hindi na po natin patatagalin. Love Me For A Reason po ng Westlife. Ito na po. Control me, you build me to fool me, in a way you please.
say you go. Cause the game that you play keep driving me away. Don't love me for fun, girl. Let me be the one. Love you for a reason. Tulong po sa inyong kantang yun. Sa mga may gusto po ng kantang yun, Love Me For A Reason po. Salamat po pala sa mga bagong subscriber po. Sa mga bago nating nagtitiwala sa ating munting channel. Sa mga baguhan po, ng kasusubscribe ka lang po. Maraming salamat po. Kundi dahil po sa inyo, hindi po tayo makakapag vlog ng ganitong ng guitar cover with chords po. Maraming salamat po. Mga request lang po kayo sa comment section pag po kaya po nating i-gawa po ng tutorial with girls po. Pipilitin po natin pag alam po natin. Mga magpapa-shoutout po. Mga sumuli po, keep safe po. Ito po si Michael Jupole na nagsasabing kalimutan natin lahat. Huwag lang po ang Panginoon Diyos. Sabagat sa kanya lang po tayo na kumukuha ng lakas at buhay dito sa mundong ito. Lalo na po sa panahong ito, kailangan po natin ang pananalig po sa kanya. Hanggang sa muli po, God bless po.